Sa hapon na ito ay gagawa tayo ng tutorial about sa pag-operate ng ating side lifter na pang-MT. Kasi ito ay request ng ating isang subscriber, si Mr. Drain D. Shoutout sa iyo, Mr. Drain D. So ito na yung request. Gawa natin ng kaunting tips kung paano natin i-operate itong ating pang-MT na side lifter. High steer ang ating gamit. So, let's go. So, ayan yung ating medyo mataas siya. Mayroon siyang ilang step bago makarating doon si taas. Ayan yung kanyang kayang i-pile. Hanggang apat lang. Pataas. So, ayan yung ating cabin. So, medyo may kalumaan lang ating unit, pero malakas pa siya magtrabaho. So, unahin natin dito sa kung paano natin patakbuhin. So, i-start natin. Ito yung susi. So, ito yung ating shifter. Pag tinulak natin yan, naabanti na siya. So, pagpatras, yan, pumarinig niya yung backhorn. So, dadako naman tayo sa ating joystick. Kung paano natin ibaba, itaas yung mga container, i-pile. So, ang joystick ng high steer, may dalawa siyang joystick. Ito, palayo ng container, palapit. Tapos ito, pag binatak mo itong ganyan, pababa. So, ang container pataas. Ayan. Tataas siya. Hindi lang tayo nagbitbit ng container kasi mahirap kasi hawak ko lang yung ating camera. So, pag tinulak naman natin siya ganyan, pababa naman ang ating container niya. So, okay. Pagpabatak, pag ganito, ang kanyang container ay aangat. Ayan. So, pag tinulak siya natin pa ganyan, bababa naman siya. So, ito naman, joystick na itong maliit, ang container naman yan, lalayo. Pag tinulak natin siya, yan ang kanyang galaw. So, pag binatak natin siyang paganyan, ang container lalapit naman siyang ganito. Okay? So, susunod naman tayo sa ito naman buto na to. So, kung gusto natin ang kukunin natin na container ay di 40, so i-press lang natin ito. Yan. Ahaba na yan. I-press lang natin siya hanggang hindi siya sumasagad sa D40. Yan, kumakita natin. D40 yan. So, yung pag-close niya, yung counter lang niya. Kasi dalawang function ito. Ito naman yung pag-close niya. Pag-prenis mo siya dito, magko-close naman yan. Nakasit na siya sa D20 na container. Okay. So, ito namang kabilang button, ito sa kabila, ito, side slip naman siya. Ang galaw naman niya, mag-a-adjust naman siya pakaliwa or pakanan. Pagpakanan yung adjust mo, yung press mo, adjust siya pakanan. Tapos, pagpakaliwa naman yung press mo, mag-adjust naman siya pakaliwa. Okay? So, dadako naman tayo kung paano natin isintro yung ating side slip. Dapat yan, nakasintro lagi sa upuan natin ang butas na yan. Kung mapapansin nyo yung butas na yan sa ating pambuhat, yan, mawawala yan.
kasi nag-adjust tayo pa kanan. So dapat lagi mga boss natin tandaan, laging nakasentro yung butas na yan dito sa ating upuan, para paglalapit tayo sa container eh hindi na tayo mahirapan mag-adjust, lagi tayo nakasentro. So i-try natin mga boss ana, ikuha ng container. Ayan, dahan-dahan lang tayo kasi yung camera natin. So, hindi siya nakasentro. Mag-a-adjust tayo dito sa side slip natin para masentro natin yung ano, yung ating lock. So, ayan na mga boss, nakatutok na yung ano natin, ating lock. Ibababa lang natin ganyan. Tapos kung hindi pa siya, medyo malayo pa siyang ganon, itutulak natin ito para lumapit siya doon sa kanyang butas ng container. I-adjust pa natin ito ng kaunti. Tapos bababa natin. Tapos ito na yung lock natin. So ayun na, nakalock na yan. Pwede na natin siya buhatin. Ayan. Aangat na siya. Okay, nakalock na siya. Tapos kung ibaba na natin siya, itutulak lang natin itong lock natin. Unlock na siya. Pag binuhat uli natin yan, itong ating joystick na ito, pag inangat natin ito pa ganyan, wala na siya, naka-unlock na siya. So ganun lang kasimple. So pwede na tayo, pwede na nating iiwan yung container. So dagdag tips nga pala mga boss, kung kukuha tayo ng container, lagi nating tandaan, tingnan, dapat nakasentro yung ating upuan, yung upuan ng operator doon sa dalawang guhit ng container, para hindi na tayo mag-adjust ng side slip. Halos nakasentro na yan, nakasero na kung masentro na natin yung dalawang guhit sa gitna na yan ng container. Yun na yung ano mo, yung pinakang reference mo para mag-sentro doon sa ating lock. So ayun mga boss, ito pala yung mga switch ng ating ilaw lang. Simple lang naman yan. Ang mahalaga lang yung ating ano, kung paano natin buhatin. So ayun mga boss, tapos na yung ating tutorial sa kung paano natin i-operate yung ating hoister na side lifter. Sana kahit papano makatulong sa mga bago pa lang mag-aaral, at sa mga expert naman, kung meron akong mali, paki-comment sa ating comment section upang madagdagan pa rin yung aking kaalaman. Hindi pa rin tayo expert kasi dito sa pang-MT, kasi hindi naman ito yung ating unit talaga. Ang ating unit talaga ay yung pang-full box, yung pantose RS50. So Trendy, sana makatulong ito sa iyo ang video na to. At salamat sa request. So mga boss, kung isa ka sa mahilig sa equipment, ang video na ito ay para sa inyo. Salamat mga boss.